Sinita naman ni Senator Rafi Tulfo ang Bureau of Customs dahil sa umano'y kakulangan ng aksyon laban sa pag-aangkat ng mga second-hand na damit at tela na ibinebenta sa mga ukay-ukay, bagay na ipinagbabawal ng batas. May ulat si Eunice Samonte. Ngayong kaliwat kana na ang pagtaas ng mga bilihin, tototipid na rin muna ang misis na si Marivic. Kaya imbis na sa mall, sa ukay-ukay ang kanyang takbuhan ngayong pasukan. Mora lang at saka yun ang kaya ng pera. Kasi yung iba mga original naman eh. Ang mga tindera sa ukay-ukay dito sa Commonwealth, mahigit 2 dekada nang nagtitinda rito. Hindi rin nila alam kung saan galing ang mga damit na kanilang binibenta. Ang nais lang naman nila ay kumita. Hindi naman malaki yung kinikita namin dito sa ukay eh. Sapat lang yung pagkain lang namin. Ganun. Sa pagdinig ng Summit Committee on Ways and Means, sinita ni Senator Rafi Tulfo ang Bureau of Customs sa talamak na bentahan ng ukay-ukay sa bansa. Ayon kasi kay Tulfo, malinaw sa batas na bawal ang pagbebenta ng ukay-ukay dahil donasyon ito mula sa ibang bansa. Kaya dapat mapunta ito sa DSWT at pamigay sa mga biktima ng kalamidad at nangangailangan. Pero depensa ng Bureau of Customs, meron naman silang ginagawa laban dito. Actually, Your Honor, we have been implementing measures, no, against smuggling. Implementing measures, gano'n ang katagal ko yung implement. Eh, yung ukay-ukay po, ilang taon na po yan? Yes, Your Honor. In fact, as we heighten or intensify our efforts against smuggling, the smugglers also become more innovative, no? And I don't think so. Sorry, Mr. Buko. Yes. Gumalalam po kayo dyan sa mga kanto, sa mga kalye. Dyan sa Divisoria, dyan sa Baklaran, kahit sa ang sulok ngayon, marami ng ukay-ukay. Ano ba kayo, bulag? Ang tinutukoy nito ay ang Republic Act 4653 na nagbabawal sa pag-iimport ng mga second-hand na tela o damit. Ayon kay Senator Win Gatchalian, kailangan nang repasuhin ang RA 4653. It's about time, no, to revisit this law. Like I said, we cannot fault the retailers for selling ukay-ukay because I don't think they know it's illegal. In fact, many of the retailers pay business permits. Mula 10 pesos hanggang 35 pesos ay makakabili na kayo ng mga branded at quality ukay-ukay items. Kaya naman para sa mga resellers na ukay-ukay, hindi naman nila alam na bawal ito. At para sa kanila na ilang dekada nang nagtitinda, hindi sila ang dapat mahirapan dito. Sinabi din ni Tulfo na kung hindi rin lang mapipigil ang smuggling ay i-regulate na lang ang pagtitinda ng ukay-ukay upang mabuwisan ng mga nagtitinda at mapakinabangan ng gobyerno ang puwis. Eunice Samonte para sa Bayan.